Hi mga marit, mga parikoy! Welcome back to my video! For today's video, gagawa naman tayo ng ulam na gawa sa sardina. Pero bago yan mga marit, mga parikoy, samahan nyo muna kaming i-walking natin ang aking aso na si Hushi. Siyempre, hindi lang yung aso ang mag-walking, pati yung amo na din. Paputulan ko ng kuko si Hushi, pero yung gamit nil cutter ng tao, nawala kasi yung nil cutter nila, bibili pa ako. At dahil wala pa rin budget ang Maring Lala nyo para bumili ng mga ingredients para sa ating panibagong content, ito lang munang lulutuin natin. Itong lulutuin natin mga marit parikoy ay simple lamang. Napakadaling lutuin at masarap ang lasa. Alam nyo mga marit parikoy, bilang isang tita, bilang isang mama at bilang isang ate, kailangan natin mag-isip kung anong mga uulamin. Minsan hindi na nga ako nakakatulog sa kakaisip kung anong uulamin namin araw-araw. Hindi lang yung ulam ang pinoproblema ko, kundi ang pambili din ng ulam. Ito palang ulam na lulutuin ko mga marit parikoy para sa aming breakfast. Simple lang naman itong lutuin mga marit parikoy, sundan nyo lang ang video ko kung paano ko lutuin. Para naman may twist ang lasa, nagdagdag ako ng chili flakes, kunting asin at garlic powder. At syempre ang ating malunggay. Nagdagdag din pala ako ng luya mga marit parikoy, hindi ko na na-videohan. Hindi ko na naisabay na igisa sa ahos kasi naubusan kami ng luya. Nagpabili pa ako ng luya. Tarararan! At ito na rin ulam for today's video mga marit mga parikoy. Tingnan nyo naman mga marit parikoy. O diba, ang sarap. Pati ang lasa masarap din. At kakain na si Maring Shyshy at Paring Lester natin. Hindi naman ako nahihirapan pakainin si Paring Lester at Maring Shyshy dahil wala naman silang pili sa pagkain. Dati yung may budget pang Maring Lala niya para mumili ng mga ingredients, nagko-content ako ng masasarap na pagkain at ang sabi ng bata, oh, tita, mag-content ka na lang always para masarap yung pagkain natin. Uy, naku, nakakuha naman. Siyempre naman mga marit parikoy, pag may budget yung Maring Lala ninyo, nililibre ko naman yung mga bata at kumain sa labas. Talagang gumarating ang panahon na nagigipit tayo at wala tayong budget. At siyempre, kahit walang budget yung Maring Lala nyo, sinisigurado ko naman na masustansyang kinakain ng mga bata. Kaya palagi akong humihingi ng malunggay sa kapitbahay namin. Sana yung kapitbahay namin hindi magalit. Patawarin nyo po ako. Hanggang dito na lang mga marit parikoy. Salamat sa inyong panunood. Paalam!